Ayan ako, maraming salamat po sa pagpanood niyo sa amin, sa show namin last week. At ngayon naman po, may kasama akong napakaganda at napaka-sexy, guys. Nako, eto na po, i-introduce ko na po, ay isabihin ko na po sa inyo kung sino siya. Nako, napaka-sexy, napakaganda at napakabait na Miss Glydan Mercado. Ayan, hello, 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 good afternoon. Sa lahat Kumusta ngayon po? Ng manonood. Okay naman. Magbuwati po kayo sa lahat ng nanonood sa atin. Hello and thank you so much sa lahat ng mga nanonood last week and sa mga nanonood ngayong week. Maraming salamat. Abangan niyo po yung mga susunod na mangyayari. Yes, at meron po tayong hashtag na BU Fishing. Kasi, di ba, alam niyo na ako ano ginagawa ko ngayon kaya Tisay para malaman ko ano yung mga ginagawa ng mga Veradona. Ayan, at saka medyo may pa-acting-acting agad para paniwalang-paniwala si Tisay. It's from the heart. It's from the heart. Sabi ko, heart naman. At, ayan po, kumusta naman po. At saka, syempre, kumustahin po natin katrabaho, yung mga kasama natin sa set. Ayan, kumusta naman po. Well, may bagong umaga, family. Very thankful ako na lahat na naman sila. Kayo, ikaw, lahat mababait, tsaka easy to work with. And yung syempre sila si Kiko, hindi na bago sa akin si Kiko, pamangkin namin yan sa Gutierrez side, so hindi na bago dahil ilang beses na ring naging pamangkin, naging anak sa mga teleserye si Kiko, kaya very comfortable ako sa batang yon. Si Heaven, first time ko pa lang siya nakasama, pero magaling yung bata, magaling sila at napakaganda gaya niyo, di ba, Miss Fly? Nako naman, may napaka ba. Tapos po, sabihin natin sa kanila na mag-send po sila ng comments, lahat po nang nanonood sa atin, para po mabati po natin sila maya-maya po. Yeah, yung mga gusto mag-send ng comments dyan, at saka yung mga shout-out, mag-send lang po kayo. Babasahin namin lahat yan para mabati po namin kayong lahat. True, true. Tapos, ayan, Miss Glenn, di ba, kumusta naman, di ba, sila Tita Rio? Alam mo, dito ako napaproud kasi ang babait nila, wala silang, kunyari, baguhan lang po, ganyan. Willing talaga silang, di ba, Miss Claudel? Yeah, it's tulungan. Yung feeling ko, ay, ganun yung feeling. Tapos ganun. Yung sena na, parang babait po nila talaga. Sobrang babait talaga. Si Miss Rio, I think ngayon ko lang siya nakasama sa isang soap. Napakabait na tao talaga. Napakabait niya. Tsaka nakikita ko rin na very helpful sa mga lang, sa mga baguhan. Yung kahit ba nagkakamali, it's okay. Kasi part naman talaga ng kahit naman kami rin, nagkakamali din. Mga tao lang naman din kami. So nagkakamali din naman lahat. So talagang instead na magalit ka, kailangan bigyan mo ng moral support. Kasi syempre, the more na nagagalit ka, masalo matatensyo ka eksena mo. So hindi ka talagang ako ever since matyaga ako mapasensyosa akong tao. Guys, may sikreto po si Miss Glydel. Pag ano po, medyo nakakatakot siya, pero pag kinausap mo siya, sobrang cool po. Kasi tahimik lang siya sa gilid, tapos pag naka-eksena at nakausap mo siya, tawa siya ng tawa, at ganito ang tawa niya. Pero masaya-masaya na ako yan, ang tatawang yan. Tapos, natanungin namin, Miss Glydel, okay lang po ba kayo? Tawa niya. Pero pag may ibang, pag nasa eksena na, ibang tao na akong... True! Kaya nga eh. Kaya ka nakakatakot sa eksena. Hindi ka pwedeng magloko-loko doon. Kailangan seryoso. Hindi naman. Okay lang. Okay lang. Hindi po kasi. Pero pag nakakausap mo pala siya, kasi akala ko noong una, parang, ay, nakakatakot. Ano kaya to? Totoo? Masungit ba to? Opo! Diba? Grabe, hindi ah. Kaya nung nasa kotse tayo at nagkukwento ka yung mga, alam mo na, kung paano pumayat, gano'n. So, ay, kung saan pa lang yung kausap. Siyempre, hindi ako kumikibo, di ba? Kasi baka mamaya, baka masungit siya or ano. Kasi o, hindi. Parang, kaya nga po yung tagkwento. Naku, pag nag-night cup tayo, malalaman yung kalokalokahan ko. Tapos nag-post po ako. Tapos sabi, sobrang bait niyan, lahat ng comments. Di ba, nag-ano tayo sa tent? Nag-picture tayo ba nun? Yung
Apo, apo. Kain na lang, Miss Rio. Yeah. Kaya nga, ang sobrang happy ko. Kasi, di ba, nakaka-proud na pagka-eksena mo yung mga kayo, tapos sobrang bait. Parang naramdaman mo na, oh, kasali ako dito. Ganon. Oo naman, of course. Eto na nga, guys. So, nagbabalik na kami. Bago po basahin ni Miss Gladel yung mga comments at mga shout-out dyan, meron muna tayong question para malaman natin. Siyempre, Miss Gladel yan, no? Miss Gladel, ito po ang tanong. Anin po ba ang mahirap ang magiging kontrabida or magiging bida po? Well, actually, pareho lang. Kasi naranasan ko rin maging bida and pareho kontrabida. Bida kasi, minsan laging api-apihan. So, iyak-iyakan ka lagi. So, yung emotions mo laging affected. Pag kontrabida ka naman, galit ka lagi. Di ba? Parang nakaka-high blood ka, so emotions mo pa rin yung apektado. So pareho lang naman siya, wala akong mapipili. Pareho lang mahirap talaga yung pagiging bida tsaka kontrabida. Ito naman po ang aking next question. Ito ay para sa ano, gaya-gaya lang kung anong mga beauty secrets nyo, kung bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin kay ganda. Well, wala naman akong beauty secret. Yung nasabi ko nga sa you before, every first thing in the morning, nagpa-five greens ako. Gino-juicer ko siya. Yung five greens consisting of ampalaya, green bell pepper, celery, green apple, and cucumber. So every morning yan, bago ka kumain, bago ang lahat, yun muna yung ginagawa ko. So yung juicer siya, tapos yung iinumin ko, one glass nun, then after that, drink a glass of warm water, tapos yan, pwede ka nang mag-breakfast. Pero sa ano ko, situation ko, dahil busog na ako dun sa, kasi more than a glass yung ginagawa sa akin every morning. So, hindi na ako nakakapag-breakfast. Minsan, lunch na lang, tapos konti lang. Tapos malakas ka, energized ka every day. So, alam nyo na guys, na bukod sa show namin, meron tayong nalalaman tungkol kami slide. dala ko nga yung juicer ko dahil sa ginagawa na ako ng makeup artist ko ng, ano, ng five greens every day. Pati mga gulay may dala ako. Ayan, meron po akong isa pang question. Kumusta na po makatrabaho? Kumusta naman po makatrabaho? Siyempre si Kiko tsaka si Heaven dahil siya po, sila po ang lagi niyong ka-eksena. Oh, kagaya nga nung sinabi ko kanina, si Kiko talagang sanay na ako dun sa pamangkin kong yan, pamangkin namin. So, nakailang teleserye na kaming ginawa. So, napakahusay na bata na talaga yun. Si Kiko, very professional. Kapag dumarating sa set, alam na niya yung mga dialogues niya. Si Heaven din, first time ko siya nakasama, pero si Heaven talagang malaki ang potential niya. Very sensitive na actress. Tsaka, minsan pag ma-exena kaming sinisigawan ko siya, makikita mo agad na naiiyak na siya agad, mararamdaman mo siya, na talagang very sensitive, magaling si Heaven. Meron po ba kayong trivia, mga BTS natin sa shoot, na yung mga makukulit doon, sinong mga makukulit na mga senior art actors and mga bagets, mga ganun? Kasi ang kadalasan kong nakaka-eksena, yung mga bagets, sila Heaven, sila Kiko, si Kimpi, nakasama ko na rin siya. Yan, lagi nagpapatawin, tsaka si Nikki. Tapos one time, naalala kong eksena kami ni Heaven. 'Di ba? Alam mo naman super English speaking kami. Sabi ko bakit umaman lang ako naging English speaking ako dito. So parang may ang nangyari, parang sasabihin ko kay Heaven, I'm so happy na nagkaayos na tayo. Ito na, take action. I'm so happy. Sabi ko, direct, sorry, happy. Sabi ko, sorry. So, inulit-ulit naman yun. Naka two ticks naman ako. Parang wala lang. Natawa lang ako na happy. At least, di ba, akala namin, ano na, sobrang galing na nakakamali na po pala kayo. Oo naman. Gusto ko naman. Babatiyan ko po pala si Mamo. Ay, Mamu, Miss Gladie, hello. Kamusta kayo? Ayan na, Miss Gladel, magbabasa na tayo ng mga comments kung sino may gusto magpa-shoutout at nanonood sa atin. Go, Miss Gladel. Yeah, ito, si Jonathan De Guzman. Thank you so much dahil sabi niya, Ma'am Gladel, lang kupas pa din po ang ganda. Oh, ganda at galing mo niyo po. Thank you, Jonathan De Guzman. At si Pinky, sino may potential sa anim, Miss Guide? Anim ba sila, Moy? Di ba di ba sila? Anim po, apo. Tatlong boys at one girl. Ah, yeah. Actually, lahat sila may potential. Siyempre, lahat naman tayo dumaan sa pagiging bago, na artista. So, lahat sila may potential. Nakikita ko naman yun. Basta work hard lang always. From Savior Mike, pa-shout out. Love from Surigao del Sur. Hello, Savior Mike. From Noel Azul.
Happy to see you again, Ms. Glada Margaret, Soap Opera, super galing. Thank you so much, Noel Azul. Hello. From to Pinay Blanco, pa-shout out naman po. Like ko po inaabangan to kahit may, oh, may online class po ako. Pabati po sa Blanco family. Hi to Blanco family from Santa Rosa, Laguna. Salamat po sa na-notice. Ayan, yeah, na-notice ka na namin. Thank you so much. And syempre, huwag mo pababayaan pag-aaral mo ha, Tinay Blanco. And thank you so much for nanood. And to Miss Raquel Tejada, never miss a day viewing the series. Galing na mga characters. Thank you so much, Miss Raquel Tejada. Thank you very, very much. Yes, maraming salamat. Syempre, pabatiin din natin ang ating ano, mamu sa set. Oy, meron pa. Ayan pa. Thank you. Hello, Miss RD. Nakalimutan ako kanina. And from direct pa ako. Santa mo narinig na ng buong bansa ang paborito kong tawa ni Gaine. Oh my God! Direk, hello, Direk. From Raquel Tejada. Welcome back to Miss Gladys. Si Miss Raquel ulit. Isa na pinakamagaling. Thank you. From Marley Wakisan. Thank you, Matele Serino. Si Miss Gladys. Kasi sobrang miss ko na kayo sa ABS. Talo nanonood kaming lahat. Salamat po, Miss Margie Basquizan. Hindi ako makamove on kay Direk Paco. Kasi pag tumawa ka, natatawa na rin kami lahat sa'yo eh. Si ano daw, si EJ, may pinapatanong, ano daw ang favorite mong sausawan sa hotdog? Ay, naku, talagang i-broadcast ba? Oh my God, dito. Okay, para sa kaalaman po ng lahat, ang paborito kong pang-dip sa hotdog ay sugar. since birth, sugar. So, kaya naman pala. Dinidip ko yun sa... Ewan ko, basta paborito ko yung sa mga maliit pa ako, sugar sa hotdog. Binuking ako, grabe. Ayan na po, sa Miss Gladys, meron pa tayong last na tanong. Ano naman po ang abangan sa paghihigante sa mga Veradonna? Ako, syempre, hindi ko masasabi ngayon, pero darating sa mga susunod na episode natin kung anong mga gagawin ni Diana para maghigante sa ginawa sa kanya dati ng pamilya Veradonna. So, abangan nyo lang po. Makikita nyo po kung ano yung mga gagawin ni Diana. Abangan nyo lang po. Oo, matindi to guys. Sobrang tindi to. Nako, sobrang bad ko na. Sobra. Pero, acting lang to. Kung kayo madadal, acting lang to. I lang po sa lahat ng mga manonood dyan, acting lang po ito. Hindi po ito sa totoo po. Kasi saksi po kami lahat sa kabaitan na. Thank you, Moy. Kaya maraming salamat sa lahat ng manonood sa thank atin. You. Kita-kits ulit thank sa Thursday. Thank you so much. Naka-enjoy itong live mo, ha? Oo. Buti nga ngayon, more time, mag-chika eh. Kami dati parang 2 minutes lang. Ah, talaga? Oo. Naku, thank you to everyone who watched. Thank you very, very much talaga. Thank you so much. Thank you po. Isa pong karangalan thank na makatrabaho kayo at makausap kayo dito sa live. Naku, me too. Sana more work to come tayo. Yes po. At saka sa lahat ng nanonood guys, abang-abang lang po kayo at kami po ay, sila po ay magpapasabog pa ng more. Abangan nyo yan. Ako. Ayun. Marami po. Ang gagaling po talaga nilang lahat, lalo po ang mga ano, yung mga matatanda, hindi pa matanda, yung mga senior, ginagayad po lahat. Sobra, ouch! Sorry po. Ginagayad po lahat ng mga, ng mga bagets natin. Hindi, chika lang. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mama. Thank you. Thank you po. Thank you. Enjoy watching. Meron tayong 6 seconds. Wow.